Yo guys, what's up? Welcome back to my channel. For today's video, we will have another informative content. This content is intended para sa mga taong nagtatanong, especially na sa akin, kung paano ko nagbabayad ng mga kautangan ko. For example, home credit bills. With S kasi yan, plural, madami kasi akong kautangan eh. Joke lang, kidding aside, sasagutin na natin yung mga katanungan na yan at ituturo din natin kung paano. Since nabasa nyo na yung title kanina, which is how to pay home credit using GCash or via GCash, syempre, easy way lang ito. The first thing you need to have is GCash app. If wala pa kayong GCash app, nakalagay na din sa description box yung details para makakuha kayo ng 70 pesos freebies when you register using my code. Without further ado, let's start! First thing you have to do is to open your account. Once na ma-open nyo na siya, punta lang kayo sa pay bills. Ayan. Then after that, hanapin nyo yung loans. Ito. Click nyo yung loans. Kasi yung home credit, nakakategorize siya under loans. Kahit na parang kunwari laptop yung kinuha niya katulad nung sa akin, nakakategorize pa rin siya sa under loans kasi loan siya, utang siya. So, ang gagawin lang natin dito, under loan, marami kayong pwedeng pagbayaran. Kung may mga utang kayo na nandito sa category na to, pwede nyo siyang bayaran gamit ang GCash. Pero yung example natin ngayon is, ang babayaran natin, home credit. Ayan, nakita na natin, home credit. I-scroll down nyo lang siya pababa. Check pa natin. Pwede kayo magbayad Lipa Bank kung may utang kayo dyan, kung may loan kayo. Motorstar, ayan, pwedeng-pwede din. Meron din silang Perajet. And then, SkyPay, under loans din siya. And then, last one is Tagum Co-op. Marami pang iba. So, pwede nyo itong i-discover. And then, pwede din natin manually i-search yung home credit. Yan, katulad niya, na-search ko, home. Home pa lang nilalagay ko, pero nag-suggest na siya na home credit. And then, kung mapapansin nyo, mayroong heart na nakalagay sa gilid. Ayan, yung blue heart. Nakikita nyo naman siya, di ba? Hindi ko lang malagyan ng arrow kasi mahirap mag-edit. Chos, edit. Ayan, meron na pala. Ayan, pag nakaganyan, it means na naka-favorite ako. Favorite ko tong home credit kasi nga, syempre, matagal-tagal ko pang babayaran yung utang ko. So, yung mga kumunwari, may mga binabayaran kayo monthly talaga, pwede nyo siyang i-favorite para ma-save na siya dun sa account ninyo. Once na naka-save na yon, every time na mag-open kayo, nakalagay na yon sa pinakataas. Mamaya itatackle natin siya at papakita ko sa inyo yung example. Kung ano yung, pag naka-favorite siya, ano yung lalabas. Maganda kasi to kay GCash na meron siyang option ng favorite kasi every time na magbabayad kayo, hindi nyo na kailangan paulit-ulit na mag-fill out. Dito, once na na-fill out nyo na siya isang beses, okay na yon. Maliban na lang kung may gusto kayong i-edit dun sa inyong nilagay na details. For example, nagbago kayo ng account number since pangalawang bayad nyo na sa home credit, pangalawang kuha nyo na, pwede nyong baguhin yung details. Pag-click nyo po nyan, lalabas po dyan yung 4 details na kailangan nyong i-fill out, which is yung reference number, phone number, amount, tsaka email address. Optional lang naman po yung email address. Yan po yung kailangan yung i-fill out. And then, ini-next nyo lang po yan. Once po naman next nyo yan, may lalabas po dyan yung pinaka-next niya. Dyan, mas maigi po na i-review nyo po yung details na ilalagay nyo. And then, may nakalagay po dyan 13th of the month. Reminder po yun, every 13th of the month. Depende po sa inyo kung kailan po yung due date nyo, mas maigi po kung meron kayong reminder. Para every time na mag-due date na kayo, may masisend po sa inyo or may matatanggap kayong reminder. So, manghingi lang naman po yun ng confirmation kung okay na po lahat ng details na nailagay nyo. Once okay na, ayan po ang mangyayari. Isisave nyo na siya. Once po na nasave nyo siya, may lalabas po dyan na biller, details, successfully saved na nakalagay. So, kung lahat po ng details is tama na, wala na po kayong i-edit, okay na po lahat yon, good po yon. So, mas mabilis na lang po kayo makakapagbayad when it comes to payment po. Ang maganda po kay GCash, may ganito po siya feature. Pwede po kayo mag-save ng details ng mga binabayaran nyo, kahit ilan pa po. For example, sa akin, meron akong tatlong binabayaran monthly na nakasave na. Hindi na ako paulit-ulit pa mag-fill out ng mga details na kailangan. Since may mga reference number na mahahaba, magkamali ka lang ng konti, maiiba na po yung mapagpapasahan nun or magiging invalid na po yun. Or maaaring hindi nyo pa po mabayaran yung inyo pong dapat bayaran. Hindi po mapunta sa account kapag nagkamali kayo. Yun po ang maganda kay GCash. Pwede nyo siyang i-edit yung mga nakasave na biller, and then pwede nyo din siyang i-update. At saka,
anytime na magbabayad kayo, nandun na siya, nakasave na siya. Hindi na po kayo mag-aalala kung may mga details ba kayong nakalimutan or hindi nyo maalala. May numbers o mayroon po ba kayong mga kailangan na i-fill out na hindi nyo na matandaan? Hindi nyo na kailangan balikan pa yung mga reminder or mga notes nyo sa inyong cellphone para makapag-pay ng mga kailangan nyong bayaran, just like for example, this home credit loan. Napaka-hassle-free po talaga ng GCash, kaya ito po ang palagi kong ginagamit sa pagpabayad ng mga loans ko. Guys, iisa-isahin na natin yung biller na kung anong meron ako. Meron akong tatlong biller na nakasave dito, which is PLDT, Home Credit, at saka Kasyalo. So, ipapakita ko lang sa inyo ng pahapyaw ng mabilisan kung gaano siya kadali gamitin dahil nakasave na yung mga details doon. Once na final na dahil na-save nyo na yun, go na kayo. Ready na yun to pay your bills. Ganun lang siya kadali. So, ipapahapyaw ko lang. Check natin. Yung unang biller ko na nakasave, which is, click lang ninyo to. Pansin nyo may plus, pwede kayo mag-add ng mag-add dyan. Pero dito, syempre, wala naman akong ya-add. Tatlo lang naman na yung lagi kong monthly kong binabayaran. Ayan, yung una, DSL. PLDT DSL. Syempre, yung mga details dyan, nakasave na yan. Katulad ng ginawa natin kanina. Pangalawa, pag-clinic nyo naman itong sa pangalawa, ito yung sa ano ko, home credit. Nakasave na din yung details dyan. Wala naman akong binago since same pa rin naman yung binabayaran ko. The last one is yung Kasyalo. Ito, matagal ko na itong paid pero hindi ko pa rin siya binubura kasi isang account number lang naman yung binabayaran mo dito once na kumuha ka ulit. Okay lang naman yun kasi wala namang limit ang pagsisave dito. Same lang as kanina, i-click mo lang ulit kung ano yung gusto mong bayaran. For example, sa akin, home credit, magbabayad talaga ako ngayon. So, save na yung details dito, wala naman akong i-edit, final na to. Okay ko lang siya, and then magbibigay lang siya ng confirmation kung meron gusto pa akong i-edit, double check mo lang. Siyempre, lalagay mo yung amount kung magkano yung babayaran mo. For example, sa akin, yan, babayaran ko 2,000. Then, okay ko lang yan. Ko-confirm mo lang to. Once na okay na, confirm mo na. Okay na yon. Please take note din pala na may mga, yung iba, may mga charge siya. Yung, may mga service fee na binabayaran. For example, dito sa home credit, mayroon siyang service fee. Kaya kung mapapansin nyo, hindi lang 2,000 yung binayaran ko. Yung sa resibo niya, 2,015 pesos. May 15 pesos siya na charge. Much better na din siya kaysa lalabas pa kayo. Eh, ngayon, alam nyo naman, hindi tayo makakalabas. So, yung 15 pesos mo, parang pamasahin na din yon. Hassle-free pa, hindi ka napipila, diba? Yun, magbibigay din siya ng resibo katulad nito. Pwede nyo siyang i-download para in case kailanganin nyo, meron kayong makukuha. And then, meron din siyang email na matatanggap kayo. Confirmation din yun na nakapagbayad na kayo. Check natin. Labas lang tayo dito sa screen na to. Punta tayo sa email. Ayan, refresh nyo din siya para makita nyo nabawasan na yung funds na available sa GCash nyo. And then, punta na tayo sa Gmail. Kung anong email yung nilagay nyo doon, doon nyo makikita yung resibo din. Ayan. Check lang natin. Punta tayo sa Gmail. And then, ayan, natanggap na natin yung receipt na nakapagbayad na tayo. Nandyan yung details. Para in case, mali kayo nang napagbayaran, meron pa rin kayong habol kasi meron kayong resibo. Pwede nyo pa rin siyang ipavoid sa GCash. Or kahit doon mismo sa pinagbabayaran nyo na home credit. Ayan, you will receive also email for your receipt. Siyempre, kung may email, meron din siyang message. Diba, tatlo-tatlo? May message, may email, tapos meron ka pang pwedeng i-screenshot. Very convenient para sa mga magbabayad na ayaw nang pumila, ayaw nang mamasahe, ayaw na magpagod. Alilalagay nyo lang talaga yung account nyo ng laman. So, ayan. Yan lang naman, then log out na tayo.
Tapos na yung tutorial natin ngayon dahil mag-log out na tayo. Pero syempre hindi natin kakalimutan mag-shout out. Shout out po para kay Angel XX Wings. Hindi ko maintindihan sinasabi niya pero mega shout out sa iyo. Salamat. Next one. Mendoza Monica, salamat po at may natutunan po kayo sa aking tutorial. Thank you so much. Syempre yung pangatlo, si Jailer Takama Vlog. Thank you so much at na appreciate niyo po ang pag-share ko ng vlog na ito, tutorial para sa inyo. Mega shout out. Next is Cecil Bill. Nice intro daw, pero hindi ko alam kung saan siya nag-comment nito. Ito kasi yung latest na nakuha ko one day ago. So, maraming salamat po, Ma'am Cecil. Last one is si Miss Yeshika. Mapapawish ka talaga ang kanyang comment. Mega shoutout po, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta. Before I end this video, I just want to thank everyone for supporting me. So don't forget to like, share, subscribe, and comment down below kung ano pa ang inyong pang gustong ipagawa sa akin tutorial at kung may gusto pa kayong personal vlog na ipagawa sa akin. Meron po akong ibang video na i-upload and continue to support me. Maraming maraming salamat. Don't forget to smile. Have a great day, everyone.